pupurihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. It's happy. I'm happy na makita po ko po uli kayo sa araw na ito. At tayo po ay naririto sa gawain ng Panginoon na sinasamba siya sa spirito at katotohanan. Amen. Nagpapasalamat din ako. Kanina po kasi nung nilapitan ko sila Mommy Baby, sila Sister Ayin, wala pa sila Ate Joy, tsaka si Arlene. Pero lately nung nirecognize ni June, napalingon din ako, nandun pala sila Arlene. Mga kababata po namin, kababata ko po pala. Ayan. So palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ng mga kapatid ni June, sa kanyang mga kamag-anak na nandun po yung kagalakan niya na dalagang sila ay isama para sa gawain ng pagsamba. Kaya purihin po ang ating Panginoon. At salamat din po sa Panginoon sa kabutihan niya nung anniversary po natin, bagamat nagkaroon nga po ako ng emergency, pero sa biyaya po ng Panginoon, pag-uwi po ng bahay hanggang ngayon ay okay na po ako, sa biyaya po talaga ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sama-sama po tayo maglilingkod anumang sitwasyon. Ang buhay po natin ay ang Panginoon ang bahala. Kaya ang buhay na ito ay ang Panginoon ang patuloy na gumamit at ang Panginoon ang patuloy na maluwalhati. Katulad po ng ating tema, God's glory in us, ang kaluwalhatian ng Panginoon na nasa sa atin. Hayaan natin na ang buhay na ito ay maghayag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? Yan man ay kung kayo yung mga estudyante, kayo man ay yung buhay mag-asawa, pamilya o sa negosyo man yan, makita po na kakaiba ang mga anak ng Diyos na mayroong daladalang kaluwalhatian ng Diyos. Let the glory of God reflect in us. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Ready na po ba kayo para sa salita ng Panginoon? Amen. Kung kayo po ay handa na, buksan niyo po ang inyong Bible sa Lumang Tipan, Second Book of the Bible. Ang pag-aaralan po natin ay nasa chapter 5 ng Exodo. Exodo chapter 5 verses 1 hanggang 5. Ngunit ito pong ating paksa na ito ay may kinalaman po doon sa tagpo na kung saan si Moses at si Aaron ay nagpapaalam sa paraon para sila'y payagan na sumamba sa ilang. And we will study this portion of the scripture na kung saan ay nais ng Diyos na ang bansang Israel ay sambahin siya sa ilang. At ayaw naman ng paraon. Kaya ito po yung background, ito po yung pag-aaralan natin sa araw na ito. So kung nandyan na po kayo, hilingin ko kayo na magbuka, tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng banal na salita. At minsan pa, basahin po uli natin ang sabay-sabay ng malakas. Yan, ready na po sa pagbasa ng salita ng Panginoon? Hindi pa po yata. Shout amen kung ready na po kayo. Okay, sige po, sabay-sabay natin basahin ng malakas. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta sa paraon sina Moises at Aaron. Sinabi nila, sabayan niyo po ako, ipinasasabi ni Yahweh, ng Diyos ng Israel, na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayan upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino siyang mag-uutos sa akin na payagan kong umalis sa mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi. Hindi ako papayag umalis sa mga Israelita, sagot ng Faraon. Sinabi nila, napakita po sa amin ang aming Diyos, kaya sinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa sakit o sa digmaan. At bakit ninyo aaksayahin doon ang inyong panahon? Sige, bumalik kayo sa inyong trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Ehipsyo ay ibig pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng Faraon. Tayo po'y sama-sama muling dumulog sa Diyos sa panalangin. Our Heavenly Father, alam namin na Ikaw ang aming Diyos na patuloy po na gumagabay sa amin pong pamumuhay. Nais mo, O Diyos, na ang aming buhay ay tunay na maging kalugod-lugod sa iyo. Kaya binigay mo sa amin ang iyong salita upang maging pamantayan ng aming pamumuhay, lalong-lalo na ang aming buhay pagsamba. Kaya sa oras mong ito, O Diyos, hayaan mo na maging maliwanag muli ang iyong salita sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu. At ihanda mo, O Diyos, ang iyong bayan na lahat ng
Nais mo, Panginoon, na maipahayag ay kanila pong maunawaan. At anumang gawa ng kaaway, Panginoon, upang agawin ang iyong salita, dalangin ko po, Panginoon, na bigyan mo ng alertness ang iyong mga anak, Panginoon, upang ang biyaya, Panginoon, ng salita mo na inihanda, Panginoon, para sa iyong mga anak ay tunay na makamtan ang lubos na pagpapala nito ayon po sa iyong mabuting kalooban. Salamat, Ama. Ito po, O Diyos, ay aming idinadalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Uncompromising worship. Ito po yung ating bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral. Nung tinawag po ng Diyos si Moses para pangunahan po ang bansang Israel palabas ng Ehipto, sinabi ng Diyos kina Moises na pumunta sila kay Paraon para hilingin na sila ay payagan na sumamba sa kanya sa ilang. Ang mga Israelita po kasi sa hanggang sa panahon na ito, sila po ay bihag pa din ng panahon na ito. At dahil sila ay bihag, nandun sila sa kalagayan na hindi sila makapamuhay ng nararapat. Alam naman natin ang kalagayan ng isang bihag, walang kalayaan. Hindi mo magagawa ang lahat ng gusto mo. At sa ganitong kalagayan, sabi ng banal na kasulatan, nahihirapan itong mga Israelita, kaya dumaing sila sa ating Diyos. At ang sabi ng Exodus chapter 3 verses 7 hanggang 10, sabi ng Diyos kay Moises, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. So ito po ang maganda sa ating Diyos, mga kapatid. Talagang nakikita niya po ang lahat ng ating mga kalagayan. Ano man ang ating mga sitwasyon, walang nalilingit sa Diyos. At ang daing po dito, sabi, nakikita ko ang kanilang tinitiis, ang kanilang hirap at ang kanilang mga daing. So ito yung mga talagang mga mahihirap o mabibigat na sitwasyon na minsan sa ating mga sitwasyon sa nahihirapan nating kalagayan, minsan hindi na sapat, hindi na natin masabi yung nararamdaman natin, daing na lang. Pero yung daing na yun, alam ng Panginoon ang meaning. Kaya purihin ng Panginoon, mga kapatid, ito yung Diyos na ating pinaglilingkuran. He sees us in our every situations. Amen? At meron siyang ginagawa sa bawat sitwasyon natin. At ito yung makikita natin dito sa bansang Israel. Kaya sabi ng Diyos, kaya bumaba ako. Wow! Dahil doon sa sitwasyon ng mga Israelita, ay inabot sila ng Diyos. Ang sabi, bumaba ako upang sila iligtas, ialis sa Ehipto, at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo. And verse 9, ang sabi, narinig ko nga ang daing ng aking bayan, at alam ko ang pang-aaping din ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. So ito yung magandang makita natin sa ating Diyos. Yes, nando tayo sa mga minsan sitwasyon na nahihirapan tayo, sitwasyon na hindi natin gusto, pero nakikita ito ng ating Diyos at mayroong ginagawa ang ating Diyos. Magtiwala tayo sa ating Diyos. Ang magandang naging paraan ng mga Israelita dito ay yung kanilang pagdaing. Ang sabi, nakita ng Diyos yung kanilang tiisin, yung kanilang hirap, at saka yung kanilang daing. So, anuman ang sitwasyon natin, just call on God. Gagawa ang Panginoon. Tutugon ng Panginoon. Ang maganda nga dito, ang sabi, mismong ang Diyos ang bababa. Pero hindi natin siya literal na makikitang personal na gumagawa sa atin. Pero gagamit siya ng maraming mga tao. Gagawa siya ng mga sitwasyon para sa ikabubuti nating lahat. Para tulungan tayo. Iligtas tayo sa ating mga sitwasyon. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Yung Diyos ng mga Israelita at ang Diyos natin ngayon is the same God. Dito nga po sa passage natin pinag-aaralan, nandito na po sila sa harapan ngayon ng Paraon at ipinarating nila ang ipinasasabi ni Yahweh. Hinihiling nila Moises at Aaron kay Paraon na payagan silang lumabas sa Ehipto at sambahin ang Diyos doon sa ilang bilang parangal sa ating Diyos. Ngunit alam po natin ang kwento nito. Yung iba sa inyo, alam na yung kwento na to. Alam natin yung nangyari na sa halip na payagan silang sumamba
Salip na payagan silang umalis sa Ehipto at sambahin ang Diyos sa ilang, alam natin na hindi pumayag ang paraon. Amen po ba? And during the course of events, dahil may pinadating ang Diyos na salot, iba't ibang salot, dahil sa pagmamatigas ng puso nitong paraon, ay eventually, paunti-unti, nag-offer ang paraon ng mga compromises para sa pagpayag kay Moises at sa mga Israelita na sila'y sumamba sa Panginoon. Kaya lang, alam natin, itong mga compromises na ito, nakita natin na si Moises ay hindi niya po ito tinanggap. Hanggang hindi binibigay ng paraon kung ano talaga yung nais ng Diyos na paraan ng pagsamba, na nais ng Diyos na gawin ng mga Israelita para sa kanya doon sa ilang, ay hanggat hindi ito binibigay ng paraon, hindi tumitigil si Moses. Ano ibig sabihin noon? Dito po makikita natin kay Moses, para sa kanya, ang worship sa Diyos is something that cannot be compromised. Si Moses, pinapakita sa atin dito na kalagayan ng isang tunay na sumasamba sa Diyos, for him, worship is not to be compromised. Kaya uncompromising worship. At ito po yung ating bibigyan ng pansin sa pag-aaral natin. Pero ang tanong, what does uncompromised mean? Ano ba ibig sabihin pag sinabing uncompromised? Simple lamang po. Yung compromise kasi ay nakikipagtagpo ka, ito yung gusto ng isa, at ito naman yung gusto ng isa. Ngayon, para magkasundo, anong ginagawa ng iba? So, nag-a-adjust sila para magkaroon ng pagkakasundo. Mayroong compromise deal. Pero, ano ba meaning ng uncompromise? Uncompromise means not making or accepting a compromised. Ganun kasimple. Not making or accepting a compromise. Kumbaga, it is what it is. Nothing more, nothing less. Well, through this message, nais ko pong makita natin ang kahalagahan ng worship. Lalo na yung buhay talagang pagsamba natin, mga kapatid. Kung gaano din natin ito dapat tinatayuan ng katulad ng pagtayo ni Moises. Nais ko po na makita natin na ang worship ay isang bagay na nais ng Diyos. Tayo na sumasamba sa Diyos. Ito yung iniutos niya na gawin natin. At katulad ni Moises, ang worship sa kanya ay hindi dapat i-compromise. Ganon din po yung aking dalangin, tayo na sumasamba sa Diyos, dapat magkaroon din tayo ng ganitong position that we, as worshipers of God, worship should not be compromised. Si Pero po, siya po yung nagre-represent ng tao na pwede niyang sambahin ang Diyos sa iba't ibang kaparaanan in a compromising way. Ibig sabihin, ito ang pamantayan ng Diyos, pero itong si Pedro, para sa kanya, hindi mahalaga yung pamantayan ng Diyos. Yung pamantayan niyang mahalaga. Doing things for God. Moses, on the other hand, represents a true worshiper. A worshiper na mayroong total commitment sa pagsamba sa Diyos. To do what God instructed him to do. Lalo na sa pamantayan ng pagsamba. Kaya kung titingnan po natin mabuti sa ating pag-aaral ngayon po, nice kung makita natin yung ginawa ng paraon na pakikipagkompromiso doon sa pamantayang inilatag ng Diyos sa kanya. At gusto ko rin makita natin kung paano naman si Moises tinayuan niya yung pamantayan ng Diyos. At gusto ko din makita sa ating pag-aaral ngayong umaga na ano ba ang kahalagahan itong mga, kasi meron pong demand of worship na sinabi ang Diyos kay Moses. Ngayon, itong mga demand na to talagang tinayuan ni Moses. Ngayon, sa ating panahon, ano naman ang meaning sa atin itong mga demand na ito? So, yan po yung ating pag-aaralan. Kaya balikan po natin, nasabi po ng verse 1, pagkalipas ng ilang araw ay nagpunta sa paraon sina Moses sa Taaron at sinabi po nila, ito nga po, pinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sila sa ilang kanyang bayan upang magpista bilang parangal sa kanya. At alam natin, sa verse 2, the Pharaoh refused yung request. At anong sabi niya? Sa verse 2, sabi niya, sinong Yahweh
Sino siyang mag-uuto sa akin na payagan kong umalis sa mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi. Hindi ako papayag umalis sa mga Israelita. So, sa madaling salita, kahit Diyos na ang lumalapit sa pamamagitan nila Moises, pero yung authority ng Diyos sa bahaging ito ng banal na kasulatan, hindi kinilala ng paraon. Walang Diyos-Diyos sa paraon. At anong buhay ng isang taong walang Diyos? Ano ang pagtingin niyan sa pagsamba? Kapag ang isang tao ay walang Diyos, wala din niyang pagpapahalaga sa pagsamba. Amen po ba? Hindi din po niya bibigyan ng mahalagang pamantayan ng pagsamba. Kaya makikita natin, later on, yung kanyang compromise sa pagsamba ay ganun na lang. Samantalang si Moises, para sa kanya, worship cannot be compromised. Kaya he stood ayon doon sa pamantayan ng Diyos. Kaya dahil hindi pumayag ang paraon, makikita natin na nandun pa rin si Moses, nag-insist po siya doon sa kanilang request. Kaya sa verse 3, ay sabi dito, payagan mo na kami na sumamba. Inulit niya yung sinabi ng Diyos sa kanila sa pamamagitan po ng this time, kanina ay magpista bilang parangal, ngayon naman para maghandog o mag-sacrifice. So, anong sinasabi sa atin dito ng kalagayang ito? Makita natin yung insistence ni Moses. Ayaw niyang mapigilan yung kanyang pagsamba. May pinagagawa ang Diyos, ano yun, sambahin siya, at pinipigilan sila na gawin ito, pero ipinipilit ni Moses, para sinasabi ni Moses, kailangan gawin ito sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Napakagandang attitude ng isang sumasamba sa Diyos. Walang pabibigil para sa pagsamba sa Panginoon. Sana ako lahat ng mga mananampalataya ay mayroong ganitong attitude nung kay Moises na anuman yung mga pumipigil, ipagpipilitan. Bakit? Kasi kailangan kong sumamba sa Panginoon. Amen po ba? Ganyan po ba ang ating mga posisyon pagdating sa pagsamba sa Panginoon? Hindi ako pwedeng mapigilan. Maliban na lamang talaga pag hindi na kaya ng katawan, kapag talagang merong emergency. Pero kung ang mga dahilan ay talagang hadlang lang ng kaaway, kung ikaw ay talaga sumasamba sa Panginoon, hindi mo papayagan na mapigilan ang iyong pagsamba sa Panginoon, katulad ni Moses. Because for Moses, worship cannot be compromised. Kung titingnan po natin, by the way, yung verse 1 po, nung nagpaalam po si Moses, ang ginamit po sa verse 1 na dahilan ay pista. At sa verse 3 naman po, ang ginamit niyang word sa kanyang pagpapaalam ay paghahandog, to offer a sacrifice. Sabi sa verse 3, napakita po sa amin ang aming Diyos, kaya sinasamo namin, payagan ninyo kami maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh. Now, ito pong dalawang salitang ito, yung magpista bilang pagpaparangal sa Diyos at yung maghandog o mag-alay ay bahagi siya ng pagsamba. Hindi siya magkaiba, kundi bahagi siya ng pagsamba sa Diyos. Kasi ang pagsamba, malawak po. Hindi lang ang pagsamba ay pag tayo ay nag-aawitan, yun lang ang pagsamba at yung iba ay hindi na pagsamba. Hindi po. Ang pagsamba sa Diyos ay napakalawak na gawain. In fact, halos bahagi ng ating buhay ay buhay pagsamba sa Panginoon. Kaya kita nyo, pag ganito pong Sunday worship, ito po ay tawag natin worship. Pero iba-iba ang bahagi ng ating pagsamba. Pero minsan nga po, ang naiisip ng iba ay ang pagsamba, kaya worship song. Okay, ibig sabihin, doon lang magbo-worship. Well, totoo, may worship song, pero hindi lang during singing, praising God, doon lang ang worship, hindi. The whole proceeding of Sunday worship service is, yun po yung ating feasting, pagsamba sa Panginoon. Kasama dyan yung pagpapatotoo, kasama po dyan ang panalangin. Lahat ng may kinalaman, announcements, everybody, everything, lahat ng ginagawa natin na pagsamba sa Panginoon, anuman yan, yan ay bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, dito po, makikita natin na pareho po yung word na yun at hindi pa rin pumayag ang paraon sa hiling ni Moises. At dahil hindi pumayag, ano sabi sa verse 4? Sabi,
Bakit ninyo aaksayain doon ang inyong panahon? So hindi siya pumayag. Bakit? Kasi para sa kanya, ang pagsamba ay pag-aaksaya ng panahon. So ang mga taong hindi sumasamba sa Diyos, hindi alam ang tunay na pagsamba, ang tingin nila sa ginagawa natin ay pagsasayang. Ang tingin nila sa ginagawa natin ay pag-aaksaya ng panahon. Pero tayo na mga anak ng Diyos, hindi, alam natin mahalaga ang buhay pagsamba. Amen po ba? Hindi ito pagsasayang. Nagsasayang lang po ba tayo ng oras sa ating pagsamba? Hindi. Kasi naunawaan na natin ang gawaing ito ay gawaing espiritual. Pero ang hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ang kanilang iniisip ay pawang mga gawa ng laman, ang mga gawaing ito ay walang halaga, pagsasayang. Kaya nga sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinto chapter 2 verse 14 and 15, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, ano daw? Kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. And worship is spiritual, supernatural, divine. Kaya kapag ka ang titingin sa pagsamba ay hindi puspos ng Espiritu, wala ng Espiritu ng Diyos, para sa kanya, walang halaga ang pagsamba. Kaya katulad ni Paraon, ang sabi niya, bakit niyo aksayahin ang inyong oras dyan? Nagsasayang lang kayo ng oras. So para sa mga walang Diyos, para sa mga hindi nagpapasakop sa kalooban ng Diyos, worship is nothing. Worship is worthless. Pero sa mga anak ng Diyos na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, sa mga anak ng Diyos na alam niya, siya ay hinirang ng Diyos at tinawag para sambahin ng Diyos. Ang oras na ginugugol niya sa Panginoon ay oras na alam niyang hindi na sasayang. Ang totoo, ito yung oras na mahalaga sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ganyan po kahalaga ang pagsamba para sa mga anak ng Diyos na tinawag ng Panginoon. Katulad ni Moses, napakahalaga sa kanya ng pagsamba. Kaya hindi pwedeng mapigilan si Moses sa pagsamba sa Diyos. Amen? Papahayag po ba kayo na mapigilan tayo sa ating pagsamba sa Diyos? No, amen. Papahayag po ba kayo? Di ba? Hindi tayo papayag. Katulad ni Moses, dapat po ganun tayo. Ang worship ay dapat na ating ipinaglalaban. At tulad din po ng pinakita dito sa atin ni Moises, kung paano niyang ipinapakipaglaban ang pagsamba niya sa Diyos at ang bayan, ganun din po ang bawat isa sa atin. Tandaan niyo po, the enemy will try everything to stop you from worshiping God. The enemy will try to do everything para malesen yung pagbibigay mo ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pero huwag mangyari na mangyari ang kalooban ng kaaway because like Moses stood doon sa pamantayan ng Diyos at kapag ginawa niyo ito, makikita niyo ang kilos ng Panginoon. Now, tingnan po natin, merong iba't ibang demands ng worship na inilapit ni Moses sa Paraon. Pero itong mga demands na ito ay nilalagyan ng Paraon ng compromise. So tingnan po natin, ano yun itong mga demands na ito at ano ang ibig sabihin ito para sa atin? Well, apat na bagay po ito. Number one, ang unang demand para sila ay magsumamba sa Panginoon. Ang unang demand, they have to travel 3 days to the wilderness. So 3 days travel to the wilderness. Anong ibig sabihin po nito? Bakit 3 araw? Ang ibig sabihin po nito ay being dead to self. Kaya sabi po dyan, sabi ni Moises sa Paraon, payagan na ninyo kami maglakbay ng 3 araw. So yung pagsamba natin sa Diyos ay naibibigay natin kapag tayo ay patay sa ating katawan o patay sa ating kasalanan, pero buhay sa Espiritu. Bakit hindi 1 araw lang? Bakit hindi kalahating araw? Bakit kailangan 3 araw pa? Well, yung 3 araw po dito ay nagsisimbolize ng death. Kailangan nila mag-travel mula doon sa Egypt, papunta sa ilang ng 3 days, which symbolizes death. Kung paano ang Panginoon ay namatay, pagkatapos inilibing siya ng 3 araw,
Ang tunay na pagsamba na maibibigay natin sa Panginoon ay kapag ka tayo ay patay na sa ating sarili para maibigay natin ang lubos ang ating pagsamba sa Panginoon. Hindi tayo makapagbibigay ng lubos na pagsamba sa Panginoon gamit ang ating sariling damdamin, pero gusto nating sambahin ang Diyos. Magkaiba po yung dalawang yon. We have to be dead to ourselves and be alive in the Spirit so that true worship will rose up to God. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan? Kailangan nating mamatay. John chapter 3, verse 3, verse 5, and verse 7. Nasabi, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na panganak na muli ang isang tao, hindi siya pag-aharian ng Diyos. Inulit-uli ng Panginoon, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pag-aharian ng Diyos. And verse 7, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Ang kapanganakan sa espiritu, lahat tayo ay mayroong physical birth. Lahat tayo ay mayroong birthday physically. Pero hindi lahat ay mayroong spiritual birth. Kaya kailangan dalawa ang birthday ng isang mananampalataya. Isang physical birth at yung kapanganakan muli sa espiritu. Kasi sabi dito ng verse 7, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Sino itong ipinanganak na muli? Bakit kailangan tayong ipanganak na muli? Kasi lahat lamang ng ipinapanganak na muli ang makasasamba ng lubos sa Diyos. Sapagkat ang pagsamba ay ginagawa hindi ng taong makasalanan, ng taong makalaman. Kundi ang pagsamba ay ginagawa ng isang taong alam niya na siya ay makasalanan, pero pinatawad at nilinis ng Diyos. Doon nagsisimula ang tunay na pagsamba. So we have to be dead to ourselves to be able to give our God true worship. Kaya makikita po natin sa ating panahon, mga kapatid, may mga tao na sumisimba. O sabihin na natin yung word na sumasamba. Pero ang tanong, pagkatapos nilang sumamba, kung hindi talaga sila na-born again, ano yung susunod na buhay nila pagkatapos nila sa simbahan? Balik uli sila sa sabungan, balik uli sila sa kanilang mga bisyo, balik sa masasamang buhay. Tapos pag Linggo na naman, nandun na naman. So ano nangyayari? Yung laman ang naghahari sa kanilang buhay. Ngunit ang isang tao na talagang isinuko na ang buhay sa Panginoon, ang kanyang buhay, pinamumuhay niya na ng buhay ng pagsamba sa Diyos na kanyang manunubos. At dito, inutusan po ng Diyos ang mga Israelita na sambahin siya sa ilang at kailangan nilang maglakbay ng 3 araw. So, sinisimbolize nung kanilang paglalakbay na yung paglalakbay na yon ay pagsusuko ng buhay nila sa Diyos. Kung gusto nilang makalaya mula doon sa pagkabihag sa Ehipto, doon mo ako sambahin. Pagpapakita ito ng pagsunod ng mga Israelita sa instruction ng Diyos. They have to worship God, His ways, His terms, not their terms. Hindi pwedeng sa ilang, ay sa Egypt, hindi pwedeng doon lang. Kailangan doon sa itinuro ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? So, ito po yung ibig sabihin ng pagta-travel ng 3 days. They have to be dead through themselves to be able to worship God doon sa ilang. Number 2, ang isang demand, una, mag-travel ng 3 araw. Pangalawa, saan? Sa ilang. In the wilderness. Anong meaning nito? Ang meaning naman po nito is the life of deliverance or separation from the world. Kung gusto nating sambahin ang Diyos at nakakatuwa mga kapatid sa Panginoon, tingnan niyo po. Ang isang bagay na tinawag ng Diyos ang kanyang bayan para sila'y maligtas is true worship. So ibig sabihin sa buhay natin mga kapatid sa Panginoon, if we want to be freed from the shackles of the enemy, kapag ang isang tao ay nagsimulang sumamba sa Diyos, yung shackles ng kaaway, yung chains of bondage of the enemy, nasisira.
Bakit? Kasi dito po makikita natin na yung pagsamba na ninanais ng Diyos sa mga Israelita is actually the life of their deliverance. Kumbaga, hindi sinasabi ng Diyos ng literal sa kanila na ito yung simula ng inyong paglaya. Pero kay Moises, sinabi niya yon, ililigtas ko ang aking bayan. Pero ano sinabi ni Moises sa paraon? Payagan mong sumamba ang aking bayan. Kasi ang pagsamba sa Diyos ang simula ng paglalakbay sa buhay na malaya para sa Panginoon. Andyan po ba kayo? Ang buhay na isinasamba sa Panginoon ay buhay ng paglakad sa kalayaang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya kung ikaw, tayo, kaya ito ang dahilan kung bakit meron tayong gathering of worship. Kasi alam natin, ito yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero kung walang halaga sa inyo itong buhay na ibinigay ng Panginoon, hindi kayo dito naririto ngayon. Hindi nyo ipagpapatuloy ang inyong buhay na sambahin ng Panginoon. Mas pipiliin nyo na mamuhay pa rin doon sa dating buhay. Kaya nga, itong wilderness, this is separation from the world. Sabi ng Panginoon, sambahin siya saan? Sa ilang. Kailangan yung ibinibigay ng Panginoon na deliverance ay lakara natin. At nagsisimula ang paglakad natin sa deliverance ng Diyos when we start worshiping God ayon doon sa kanyang pamantayan. Yung tamang paraan ng pagsamba. At ano ba ang tamang paraan ng pagsamba? Kailangan munang patay tayo sa ating sarili. Yun ang una. Hindi lahat ng pagsamba ng tao ay tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap lang ng Diyos na pagsamba ay yung pagsamba ng mga kinikilala siyang Panginoon. Pero yung mga sumasamba sa Diyos, pero siya pa rin ang Diyos ng kanyang sarili, hindi tinatanggap ng Diyos yung pagsamba na yon. Kaya nga, mayroong pamantayan ng Panginoon, ang pagsamba ng aking bayan ay sa kanilang bibig lamang, hindi mula sa puso. Sapagkat ang sumasamba mula sa puso, si Kristo ang nakaupo doon sa kanyang trono at nandun siya sa paanan ng Panginoon, sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya dahil ang Panginoon ang nag-utos na sila ay sumamba doon sa ilang, alam ni Moises, yun ang kailangan gawin. Kailangan sambahin nila ang Diyos sa ilang. At hindi nagpapapigil si Moises. Bakit? Kasi alam niya, yun ang dapat gawin. Kalooban ng Diyos ang dapat mangyari. Kahit na anong pilit ng paraon, hindi nagpapapigil si Moises. Ganon din sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Tandaan niyo po, ang gawain ng pagsamba ay gawain natin. May kalayaan nating nagagawa dahil pinalaya na tayo ng Diyos sa gawain ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya kung ang pagsamba ang kalayaan natin para sa kaaway, ibig sabihin, huwag niyong pigilan ang inyong sarili o huwag kayong magpapapigil sa gawa ng kaaway na hindi ninyo gawin ang pagsamba sa Panginoon. Katulad ni Moses, para sa kanya, worship cannot be compromised. Hindi ako mapipigil. Bakit? Kailangan kong sambahin ang Diyos. So ganun din sa bawat isa sa atin. Ito po ang nagiging problema ng mga hindi lumalago sa buhay pananampalataya. Gusto nila ang kaligtasan ng Panginoon, walang problema. Tinatanggap mo ba ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas? Sino ba naman ang ayaw? Pero ang nagiging problema is yung pagsunod. Pag sinabi ng unahin mo ang Panginoon, sambahin mo siya, mag-aral ka ng salita ng Panginoon, lumago ka sa pananampalataya, yung worship, which is life, doon nagkakaroon ng problema. Kaya hindi talaga nararanasan yung life of deliverance. Mas gusto pang manatili pa rin doon sa Egypt. Samantalang ang kalooban ng Panginoon, in the wilderness. God wants us to meet in the wilderness. Pero minsan ang nagiging problema, mga mananampalataya, yes, Savior nila ang Panginoon, but they want to stay in the world, which is Egypt. Ayaw nilang iwanan ang mga gawa ng mundo, pero sinasamba pa rin ang Panginoon. No wonder hindi nag-grow ang buhay pananampalataya. But for Moses, it's a no-no. Worship cannot be compromised. Amen po ba? So sa ilang, at hindi kalahating araw, hindi isang araw, kailangan tatlong araw. Why?
Because worship cannot be compromised. And para sa Diyos, itong pamantayan niya na sambahin siya doon sa ilang, ito ay paraan niya upang ihiwalay ang mga Israelita sa Egypt. At tayo din naman bilang mga mananampalataya, when we worship God, yes, we are in this world. Nandito tayo sa mundong ito. But when we began to worship God, nakikita ang ating buhay sa trabaho man yan, estudyante ka man, o anuman ang kalagayan mo, ang glory ng Diyos daladala mo, you are worshiping God through your life. Ano ang nangyayari? Pinapakita mo yung kaibahan mo sa mundo. Andyan po ba kayo? Ibig sabihin, nakikita yung buhay natin separated from the world. Kasi nasa atin ang Panginoon. At yun ang sinasabi dito ng Panginoon. We have to be separated from the world. Kasi when we worship God, di ba alam naman natin, we are giving God our focus, our attention. So, masasamba mo ba ang Panginoon kung halimbawa, Sunday worship ngayon, ang focus mo ay sa ibang bagay. Halimbawa, wala kayo sa inyong, wala kayo dito, nandun kayo sa inyong bahay, gusto nyong sumamba pero inuna nyo ang paglalaba, inuna nyo ang ano pa mga bagay. Pero alam mo, nasa isip mo ang Panginoon, sinasamba mo siya. Pero ikaw ay abalang-abala sa mga bagay, makakapag-focus ka bang mabuti? Di ba hindi? Kaya talagang ang Panginoon, nagtatakda siya ng lugar. Kasi gusto niyang katagpuin tayo, na tayo lang at siya. Meron nga po akong teacher ko sa Bible school noon. Kakaiba po yung kanyang pagpapakita ng kanyang devotion sa Panginoon. Dalaga po siya noon eh. At sabi niya, si Pastora, kilala yata ito, si Ma'am Ibe. Ayan. Sabi niya, meron siyang ganitong attitude. Kasi nga, ang kakatagpuin niya ay Diyos, ang Panginoon. Kung gagawin niya talaga, magbibihi siya ng the best. Tapos pupunta siya sa isang, maaring yung lugar na gustong-gusto niya, parke or ano, basta para bang nakikipag-date siya na he will or she will give her best kasi yung kakatagpuin niya ay the best din. Kung yung boyfriend nga, sabi niya, talagang hindi malaman kung ano yung pagbibihis, lalo na ang Panginoon. So, sabi niya talagang, pagka magde-devotion siya, special yung binibigay niyang oras para sa Panginoon, special yung kasuotan, at makikipagtagpo siya sa Panginoon, walang anumang hadlang. Yung oras na yon ay para lang talaga sa Panginoon. What is that? That's worship. Yung undivided focus. At yun yung gusto ni Moses. Kasi alam niya, yun ang gusto ng Diyos na ibigay nila. Na ang kanilang pagsamba sa Kanya ay nakafocus lang sa Kanya. Saan sila makakapag-focus? Hindi dito sa mundo, kundi doon sa ilang. At ngayong panahon na to, ang sabi ng banal na kasulatan, ganun din po. Hinahanap din po ng Diyos ang sumasamba sa Kanya. Kaya nga yung John chapter 4, verse 23 and 24, di ba? Dumarating ang panahon at ngayon na nga, na ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So ano makikita natin dito sa passage na ito? Ang sinasabi ng passage na ito, God looks for worshipers, hindi attenders. Ang hinahanap ng Diyos, yung sumasamba sa Kanya. Kasi pwedeng nandito kayo sa gawain ng Diyos, pero kung ang inyong focus ay wala sa Panginoon, you are not worshiping God. At ang gusto ng Panginoon, pagsamba talaga. Kaya tayo, iniba na talaga natin itong, tawag natin sa ating gawain. Tinatawag natin talaga itong pagsamba, hindi pagsimba. Pag sinabi kasing pagsamba, ang focus agad ay sa Diyos. Kasi ang Diyos sinasamba. Pero pagsimba, ay maaaring ang focus is the building or ano pa mang ibang purpose. Pero pag sinabi mong sasamba ka, alam mo agad, ang kakatagpuin mo ang Diyos. San mang lugar yan, alam mo ang mahalaga sa iyo, yung Diyos na kakatagpuin mo. And tayo bilang mga mananampalataya, tandaan natin, we are called to worship God. Tinawag tayo, inihanda tayo, nilikha tayo ng Diyos para sa pagsamba sa Kanya. Revelations chapter 4 verse 11, ganito po ang sabi, you are worthy, our Lord and God,
to receive glory, honor, and power. So anong kapahayagan nito? This is a declaration of worship. For you created all things, and by your will, they were created and have their being. So itong dahilan, ito yung reason bakit tayo ay sumasamba sa Diyos. Sapagkat nilagyan tayo ng Diyos ng Espiritu para sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Pero dahil nga sa ating kasalanan, itong Espiritu na ito namatay. Kaya kailangan ipanganak na muli ang bawat isa sa atin upang tayo'y makasamba ng tunay sa ating Diyos. Kaya nga, kailangan ipanganak na muli upang pagharian tayo ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon, kaya huwag niyong babaliwalain ang gawain ng pagsamba, ang buhay ng pagsamba. Because worship is God's way of deliverance for all of us. Kaya ibig sabihin, when we live a life of worship, walang kapangyarihan ang diablo sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi andun ka sa presensya ng Diyos. Andun ka sa kapangyarihan ng Diyos. Sinasamba mo ang Diyos. Pero kapag wala ka sa presensya ng Diyos sa pagsamba, hindi mo pinapahalagahan ang pagsamba, kaninong kapangyarihan magmamanifest? Again, yung stronghold na naman ng kaaway, yung talikala na naman ng kaaway, yun na naman ang maghahari sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, yun ang dahilan kung bakit mayroong hindi lumalago sa buhay pananampalataya. Kasi kilala lang si Jesus bilang Savior. Pero yung Lord, para sundin at ipamuhay ang kanyang kalooban, doon nagkakaroon ng problema. Kaya ngayon, mga kapatid, kung ang pagsamba ay kalayaan natin, kung ang pagsamba ay buhay natin, at ito'y kalayaan natin laban sa gawa ng kaaway, ibig sabihin, bigyan mo ng oras, talagang katulad ni Moses, kailangan hindi ipagwawalang bahala ang buhay ng pagsamba. Hindi ka papayag na mapigilan ka sa iyong buhay pagsamba sapagkat napakahalaga nito sa iyo. For Moses, worship cannot be compromised. Pero alam natin na hindi agad binigay ng paraon yung hiling nila Moses. Kaya ano ginawa niya? Nag-offer po siya ng mga compromises. Sa Exodus chapter 8, verse 25, after nung ilang mga salot, na-realize niya, tiyan mo na, papayagan ko na ang mga Israelitang sumamba. At ito sa 8:25, ang sabi, ipinatawag ng paraon sina Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Pero ano yung compromise? Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. So pwede na, pero dito lang, sa Ehipto lang. So instead of traveling 3 days, na kailangan sila talagang mamatay sa kanilang sarili para makapag-focus ng mabuti sa Diyos, dito na lang. Sa maraming mga distractions, dito na lang. yun naman ang offer ng mundo, di ba? Pwede mo namang sambahin ang Diyos. Pareho din naman yan. Diba? Parang si Satanas lang, nagkatawang tao, di ba? Ganyan naman ang kaaway. Hindi naman siya talaga personal na haharap sa iyo. Gagamit siya ng mga influensya. Kaya ano sabi niya? Huwag na kayong mag-travel ng 3 araw. Dito na lang. Huwag na kayong lalabas ng Ehipto. So, sa madaling salita, Pharaoh offered a more comfortable way of worship. Wow! Kung para kay Moses, ang pagsamba cannot be compromised, tinayuan po niya ito. Pero ito si Pharaoh, nag-o-offer ng mas comfortable way of worship. Now, speaking of comfortable worship, mga kapatid, nung nangyari po, tayo naka-experience po tayo ng parang medyo alternative na way ng worship. Nitong pandemic, nakita po natin na hindi po pwede ang face-to-face sa worship. Kaya ano po nangyari? Nagkaroon po tayo ng mga online worship services, pati ang mga trabaho ay, di ba? Nagkaroon po ng work from home. Kaya meron ding worship from home. Ito nga lang po naging problema, mga kapatid. Nung lumuwag na po ang protocol, dahil yung iba nakita nila, pwede naman pala ang work from home at pwede naman pala ang worship from home, napaka-comfortable, naka-on yung cellphone mo, bahala ka na kung ano ginagawa mo. It's between you and God. Kung ikaw ay naghuhugas ng plato,
Basta ang alam ng sa online, naka-on ka naman eh. Pero hindi nakikita yung sitwasyon mo, di ba? So very comfortable. Kaya nung lumuwag na po, dumating na yung sitwasyon, aba, nahirapan po ang mga churches na pumalik sa kanilang ano, yung norm ng pagsamba. Ang reason nila, eh pwede naman pala sa bahay, eh di worship from home kahit maluwag na ang schedule. Ba, hindi sila si Moises. Si Moises, hindi. Worship cannot be compromised. Pero yung iba, parang nagustuhan yung alok ng Pharaoh. Dito na lang. Dito na lang kayo. Huwag na kayong lumayo. Anyway, komportable kayo. Payag po ba kayo sa ganung setup? Well, hindi tayo pumayag. Amen? Kaya nung lumuwag, agad tayong nagtipon-tipon. Bakit? Kasi alam natin, iba pa rin yung kalagayan ng tayo'y sama-samang sumasamba sa Panginoon. Iba pa rin yung nararanasan natin yung presensya ng isa't isa, lalo na sinasamahan tayo ng presensya ng Diyos. Bagamat ginamit ng Diyos yung online, at ngayon ginagamit natin yung online for some wisdom and reasons. Pero kapag may pagkakataon, gusto natin mangyari ay yung face-to-face pa din. Hindi tayo papayag doon sa comfort na ino-offer ng kaaway. Dito na lang kayo, wag na sa ilang. Amen po ba? Papayag po ba kayo sa offer ng kaaway? Hindi tayo papayag, no? So, bagamat may mga iba pong churches nagkaroon ng problema sa ganun, hanggang ngayon ay yung iba dumadating na lang tights. At least nagta-tights. Pero yung personal, hindi na. Meron po akong kaibigan sa Riyaya, naging problema po nila ito sa kanilang church. Yung mga attender nila ay parang medyo naging lax. May mga negosyo, hindi talaga maiiwanan ng trabaho. So alam nyo, lalo na iba, may mga tindahan. Pag nagsarado ka ng Sunday, ang kita ng Sunday talagang malaki. Nagulat daw sila. Sabi niya, po konti ang umaattend sa amin, pero talaga naman yung tithes sa amin ay ang dami. Sabihin, faithful talagang nagta-tithes, pero yung mga miyembro, dahil nga tali doon sa business, naisip nila, parang pagsamba na nga rin naman yun. So tithes na lang ang makakarating. Alam niyo, naging wisdom na binigay ng Lord doon sa pastor. Sabi niya, oh sige, kung tutuusin, parang okay. Pero sino ang hahayo? Itong tithes na lang na to? Sino ang pangangaralan ko itong tithes na to? Sino ang i-disciple ko itong tithes na to? Nakuha niyo po yung... Totoo nga naman. And later on po, nagbalikan yung mga ano. Then, hindi yun ang lubos na pagsamba. That's comfort that the enemy is offering. Even mga Christians ay nakuhulog sa mga ganong kaparaanan. Pero kung para sa atin, worship cannot be compromised, hindi tayo papayag doon sa comfort na ino-offer ng kaaway. Still, yung pamantayan ng Panginoon, yun po yung ating susundin. Kaya tanong, pumayag ba si Moises? Para kay Moises, worship cannot be compromised. Hindi siya pumayag. Verse 26, ang sabi niya, hindi po maaari dito sa Ehipto. Pagagaling po sa amin ang mga Ehipsyo kapag nakita nilang kaming naghahandog kay Yahweh sa paraang kasuklam-suklam sa kanila. Walang pagsalang babatuhin nila kami hanggang mamatay. Ang kailangan po'y maglakbay kami ng 3 araw at sa ilang namin handugan si Yahweh. So he stick to the word of God. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito yung dapat. Pero ito yung compromise ng kaaway. At si Moises, dahil maliwanag sa kanya, ang Diyos ang kanya sinusunod, hindi si Paraon, sa'yo yan. Pero ito ang sinasabi ng aking Diyos, ito yung aking dapat sundin. Again, sa Exodus chapter 8, verse 28, dahil hindi niya napapayag si Moses, nag-offer pa rin siya ng another offering o another compromise offer. Sabi niya sa verse 28, o sige, papayagan ko kayong umalis, hindi na dito mismo sa Ehipto, ngunit huwag kayong pakalalayo. So laging merong, sabi 3 days nga, sabi sa ilang, siya naman, o sige, dito na lang sa Egypt. Nung hindi pumayag sa Egypt, o sige, basta huwag lang kayong masyadong lalayo. Again, pumayag ba si Moises? Yun ba yung pagsamba na magiging kalugod-lugod sa Diyos? Dahil alam ni Moises na anumang pagsamba na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon,
hindi po pumayag si Moises. Dahil maliwanag kay Moises yung instruction ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, ang pagsamba natin ay hindi ito pagsamba ayon sa gusto lang natin. Meron tayong pamantayang sinusunod ayon sa salita ng Diyos. Sabi nga ng Bible, worship God in spirit and in truth. So pinalaya tayo ng Diyos doon sa pagsamba na dating alam natin, sumasamba din tayo pero tumitingin tayo sa mga inukitan ng mga imahen. Alam natin pagsamba din yun. Pero pag binasa mo ang Biblia, may maliwanag na turo ang Diyos na hindi yan pagsamba. Huwag kayong sasamba sa mga inanyuan. Huwag kayong sasamba sa mga nilikha. Pero noon akala natin, yun ay pagsamba. Pero itinuwid tayo ng Diyos. Kaya numalaman natin na ang paraan ng pagsamba ay ayon sa pamantayan ng Diyos. Bagamat ang Diyos ay Espiritu at hindi siya nakikita, alam nating makapangyarihan siya. Maaaring hindi natin siya nakikita, pero nandito siya sa ating kalagitnaan. Because God is everywhere. Kahit saan mo sambahin ang Diyos, pag kasama mo ang Diyos, kahit saan ang lugar, sinamba mo siya, nandun ang Diyos. Pero hindi na kailangan ng representation ng Diyos para masamba mo siya. Hindi na. Kaya iinayos ng Panginoon ang ating pagsamba. Binigyan tayo ng pamantayan ng Diyos ng tamang pagsamba. At alam ito ni Moses. Moses understands what true worship is. Anything lesser than what God requires is not worship at all para kay Moses. Why? Bakit po? He is not willing to compromise. At muli po, ipinasundo na naman ng paraon sina Moises dahil ayaw nilang makipag-compromise. And this time, nag-offer na naman itong si paraon sa Exodus chapter 10, verse 8 and 9. Kaya ipinasundo ng paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, dadalhin din namin lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasamang lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh. Sa NIV, ang sabi po, we will go with our young and old, with our sons and daughters, and with our flocks and herds, because we are to celebrate a festival to the Lord. Now, pangatlo po na demand ng worship. Una, 3 days travel, which means being dead to ourselves. Second, in the wilderness. Demand is in the wilderness, not sa Egypt, hindi sa malapit sa Egypt. Kailangan sa wilderness. Na ang ibig sabihin ay separation from the world. Third, sino yung kasama sa pagsamba? Ang demand na hinihingi ng Diyos sa kanilang pagsamba, everybody, everyone of the family should be included in the worship. Amen po ba? So sabi, we will go with our young and old, with our sons and daughters. Ano ibig sabihin nito? Being united. When we worship God, it means mayroong espiritu na sa atin, nagbabind sa atin. And that is unity. Kapag tayo ay sama-sama na sumasamba sa Panginoon, ang ginagawa ng Diyos, pinag-iisa niya tayo. Pero ang nakita natin dito sa paraon, instead na payagan yung buong pamilya na sumamba, ang sabi niya sa chapter 10 uli, verse 10 and 11, tawagin na ninyo ang inyong Panginoon. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong asawa at mga anak. Maliwanag na may binabala kayong hindi mabuti. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Ano ang compromise? Kayo na lang mga lalaki ang umalis upang sumamba. So hindi naman totally pinagbabawal, pero hindi pwedeng pamilya. Kailangan lalaki lang. Kailangan tatay lang. So parang okay naman. Parang mabait din naman ang pero. Parang okay naman siya. No? Pero again, pumayag ba si Moises? Hindi pumayag si Moises, kaya pinagtabuyan sila ng paraon. Maganda rin namang maunawaan natin dito, at least si Paraon, gusto niya yung mga lalaki ang sumamba. Ngayon po kasi sa ating panahon, yung mga magulang ang itinutulak naman yung mga anak. Pero sila ayaw, kasi busy nga sila, may mga gagawin.
Pero yung mga anak, pag kaniyaya mo, eh, pwede ba namin isama ang inyong anak? Oo, sige, sige. Yan, tigas ng ulo ng anak ko na yan. Sige nga, baka pag sinama nyo yan, baka mabago ang buhay. Eh, samahan nyo na po. Ay, hindi, hindi. Pasensya na kayo. Dami namin gawa eh. Yun, yung mga anak, tinutulak. Ano po ang ibig sabihin nito? Actually, ito yung strategy ng kaaway. Noon pa man, hanggang ngayon, meron pa din. It's isolation. Ina-isolate ang members ng family, pinaghihiwa-hiwalay, para hindi maging malakas sa Panginoon. Kapag tayo po bilang pamilya, watak-watak tayo, hindi tayo nagkakaisa ng pananampalataya sa Diyos, mahina tayo. At yun yung strategy na gustong gawin ng paraon kaila Moses. Kasi pag nagsama-sama sila, talagang totally malaya na sila. Eh paano silang sasamba ng malaya, sumasamba sila sa ilang, yung mga anak nila, paano kaya yung mga ano kaya ginagawa? Pinahihirapan na naman ang mga Egyptyo. Kumbaga, sumasamba ka na ikaw lang, pero hindi mo kasama ang mga mahal mo sa buhay. Iniisip mo, paano kaya pag ako'y kinuha na ng Panginoon, okay ang kalagayan ko, pero paano may mga mahal ko sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Kaya parang kulang. Kaya ano naiisip natin? Gusto natin na ang buong pamilya natin, kasama natin na naglilingkod sa Panginoon, sumasamba sa buhay na Diyos. Amen po ba? Now, mga kapatid sa Panginoon, lalo na po kayo mga, pwede po bang taas ang kamay tayo ng mga ama ng tahanan dito? Asan po? So, ibig sabihin, yan, kukunti pa tayo, no? Pero mga kapatid sa Panginoon, lalo na tayo ng mga ama ng tahanan, napakalaking hamon nito sa buhay natin. We have to lead our family para sa pagsamba sa Panginoon. Kung ang ginagawa ng kaaway ngayon, dahil sa gadgets, kita natin yung isolation. Ang isang pamilya ay napapaghiwa-hiwalay dahil sa gadget. Hindi na nga sumasamba, hiwa-hiwalay pa dahil sa gadget. Hindi nagkakaunawaan kasi may kanya-kanyang mundo dahil sa gadget. It is only through worship that we are being united in God. Kaya imagine niyo po kung maalis yan sa atin, yung pagsamba ng sama-sama para tayo ma-unite sa Panginoon, pag hindi natin yan nagawa kasama yung ating pamilya, the enemy is trying to isolate each and every one of us. Why? Yung ating mga family, bakit? Kasi gusto niyang pahinain tayo, ang ating pamilya. Pero ito yung hamon sa atin bilang mga, lalo na tayo mga ama ng tahanan. We are the pastors of our family. Ang mga ama ng tahanan ay tayo yung mga pastor ng ating mga pamilya. Ibig sabihin, tayo ang kailangan mag-lead sa kanila sa spiritual na buhay. Kaya huwag niyong payagan na ang kaaway, i-isolate ang inyong pamilya at kayo lang ang sumasamba, pero ang inyong ibang pamilya ay hindi. Sikapin ninyo na sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan, katulad ng pagtayo ni Moises, hindi po pwedeng mga lalaki lang. We want to worship God united. We want our family to worship God. Hindi po pwedeng ilan lang, buong pamilya. Because when we worship God united, we are strong. Pero kung isolated, isa lang ang malakas, yung iba ay mahina, iba pa rin yung sama-sama. At yun ang kalooban ng Panginoon sa pamilya. Sama-sama, hindi watak-watak. Amen po ba? Kaya nga po, merong prophecy sa Awit chapter 22, verse 27 and 28. Ano yung prophecy na ito? Na isang araw, lahat ng pamilya ay magbabalik sa Diyos. Lahat ng mga lahi, babalik. Bakit? Kasi nga, nagkawatak-watak. Yung nais ng kaaway noon kay Moses, hindi. Mga lalaki lang ang sasamba. The same spirit hanggang ngayon nangyayari. Na pagwatak-watak, na isolate ang mga pamilya. Kaya anong prophecy ng Bible? Lahat ng nilalang sa buong daigdig ay makakaalala at magbabalik loob sa Panginoon. Yan po ay sa New Filipino Version. Pero yung sa mabuting balita sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik, ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga pamilya, lahat ng mga lipi ay sasambang may pag-ibig. So tinitingnan ng Diyos isang araw, lahat ng mga babalik sa kanya, hindi lang magulang o tatay, kundi lipi, sambahayan, pamilya, magbabalik lahat sa Panginoon. Amen po ba? At
Pangyarihin natin yon. Tayo ang maging tugon doon sa panalangin na ito o sa prophecy na ito. Pangyarihin natin ito. Because it is only through worship that we can be united in the Spirit. Kapag tayo po yung nagsasama-sama sa pagsamba, pinag-iisa tayo ng Panginoon. Pinalalakas tayo ng Panginoon. Kaya maganda po, nakasama natin ang ating pamilya. And lastly, sabi nga po dito ni Josue, yung sa last part ng verse 15, Josue 24, sabi, as for me and my house, sabi, ako at ang aking sambahayan. Sa pangungunan ni Josue, sinabi niya, dineclare niya, ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh lamang maglilingkod. So tayo mga ama ng tahanan, let us make it our declaration to stand for God that we will lead our family for the Lord. Sa Exodus chapter 10, verse 12 hanggang 14, pinaranas ng Diyos ang matinding salot sa Ehipto. Ang kanilang ekonomiya, bagsak, dumating yung mga balang, talagang nagkaroon sila ng matinding hirap dahil doon sa salot na ibinigay nito ng Panginoon. At dahil dito, ipinatawag na ng paraon si Moises. Pero again, meron pa rin compromise. Kaya sabi sa Exodus chapter 10, verse 24 hanggang 26, tinawag ng paraon si Moises, sinabi niya, makalalakad na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong sambahayan. Wow! Pwede na kayong sumamba 3 days. Pwede na kayong sumamba sa ilang. Pwede na kayong sumamba kasama ang buong sambahayan. Pwede na. Okay na, no? Pumayag na. Pero anong kondisyon niyang uli? Iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing, at baka. Again, pumayag na ba si Moises? Hindi pa rin po. Sabi ng verse 25, sumagot si Moises, kung gayon, kailangan bigyan ninyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh. Verse 26, ngunit hindi. Biglang parang medyo okay na kay Moises. Sabi niya, sige na nga. O, iwanan na namin yung aming mga hayop. Bigyan mo naman kami ng galing sa inyo. Pero bigla niya, nice, teka muna. Ano sabi niya? Verse 26, kailangan dalhin din namin ang lahat naming hayop at walang maiiwan kahit balahibo sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh at hindi namin na malalaman kung alin ang ihahandog namin sa kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ang pagsamba. Sa NIV, our livestock too must go with us. Not a hoof is to be left behind. We have to use some of them in worshiping the Lord our God. And until we get there, we will not know what we are to use to worship the Lord. Panghuli po, pangwakas na demand para sa pagsamba. Yung demand na magdala ng sacrifice. At ito ay hinadlangan uli ng kaaway. Pero ano ibig sabihin nito sa atin? Ang worship, mga kapatid, kaya katulad kanina nung hamon ni Brother June at sa atin pong gawain. Kaya po sa gawain natin, we worship God at bahagi ng pagsamba natin ay yung pagbibigay. Because giving is an act of worship. Kaya sa gawain ng pagsamba, pag ikaw ay talaga sinasamba mo ang Panginoon, hindi ka na matitisod sa tithing. Yung iba na hindi sumasamba sa Panginoon para sa kanila, yung gawain naman na yan ay puro pera-pera lang yan. Ang nakikita nila, yung issue ng pagtitiwala sa Panginoon. Pero pag tayo ay nasa Panginoon, hindi natin yan issue, di ba? Hindi natin issue yun. Ang alam natin, ang pagbibigay ng ating ikapo ay pagpapahayag ng ating pagtitiwala sa Diyos. If He is able to give us 100%. At kung hinihingi niya ang 10%, hindi niya tayo pinagkukulang. Actually, ang pangako ng Panginoon, ibinubukas niya pa ang marami pang mga pinto na pwedeng pagdaanan ng mga pagpapala sa atin. Ang kailangan lang ay pagtatapat at pagtitiwala. And sa worship, giving or sacrifice is a way of worship. Kaya sabi po dito sa Second Samuel chapter 24, nung si David po ay nais niyang sambahin ang Diyos, pagkatapos ng salot na dumating sa kanila, sa Israel at sa kanyang pamilya, nag-isip siya na mag-alay, sumamba sa Diyos. Meron siyang altar na nakita at nag-offer po ng hayop na isa-sacrifice. Dahil siya ay hari, pwede niya nang kunin ang lahat, gamitin ang lahat.
Pero alam nyo, dahil gusto niyang sambahin ng Diyos, sabi niya, I will not offer God that cost me nothing. I will not worship God that will cost me nothing. Kaya sabi dito, sa Tagalog, hindi na po kailangan bilhin ito kasi binabayaran ni David. Gamitin na po ninyo sa paghahandog. Sinabi pa niya, mayroon pa akong mga toro dito. Lahat ng mayroon ako, kung kailangan mo sa paghandog, hari, dahil ikaw ang hari namin, ibinibigay ko sa inyo, huwag niyo na pong bayaran. Pero anong kalagayan ni David? Sabi niya, nang maibigay, verse 23, nang maibigay niya ang lahat ng ito, ay dinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh. Verse 24, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran ko ito sapagkat hindi ako naghahandog kay Yahweh ng walang puhunan. Nung sila Abraham, ay sila Moises ay inutusang sumamba, alam ng Diyos na kailangan silang sumamba kasama yung kanilang mga tinatangkilig. At kay Moises, yun ang kailangang ipatupad niya. Kaya hindi niya pinayagan si Paraon na pahintulutan silang sumamba na wala silang ibibigay sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang utos ng Diyos na pagsamba na tayo po ay nagbibigay, hindi po para pahirapan tayo. Hindi dahil kailangan ng Diyos. Hindi. Tinitingnan ng Diyos ang ating katapatan. Tinitingnan ng Diyos ang ating pagtitiwala sa Kanya. Sasambahin pa rin ba natin ng Diyos sa kabila ng meron siyang hinihingi sa atin? O sasambahin lang natin ng Diyos kapag may binibigay siya sa atin at pag siya nang humihingi, bahala ka na, dyan ka na Diyos. Ganun ba tayo? Sinasabi dito ng Biblia, hindi. If you really worship God, kung hinihingi ito ng Panginoon, hindi ka mangingini, hindi ka matatakot, pagtitiwala ka, dahil alam mo, ang Diyos ang iyong sinasamba. By the way po, gusto ko po makita yung difference ng giving at saka offering. Bagamat alam natin, ang giving is isang way din yan ng pagsamba sa Panginoon. Pero pag sinabi po yung salitang offering sa Bible, ito po ay ginagamit agad na related sa sacrifice or worship. Pero pagka giving, ang difference naman po nito is, yung giving, ang focus ay dun sa nagbigay para dun sa bibigyan. Kaya sabi, ay bigay ko yan, o kaya bigay niya yan. Pero pagka sinabing offering, ang focus is yung i-offer mo na bibigyan mo ng parangal ng pagsamba. You are offering something to someone. Pero pagka giving, para bang ako, halimbawa, ako, magbibigay ako, akin yon, parang ako ang nagbigay. Pero pag offer, tumataas yung meaning kasi may kahalong pagpaparangal, may kahalong pagsamba. Yun yung difference ng dalawa. Pero alam naman natin, giving is, kumbaga, kahit na tawag natin dyan ay giving, pero ang konsepto natin ay pagpaparangal pa din, okay po yun. Pero kung ang giving ng kaisipan natin ay yung dating paraan na tayo ang matataas dahil tayo ang nagbigay, yun ang hindi katanggap-tanggap na giving sa Panginoon. Kaya nga ang ginamit dito ay handog, maghandog, mag-sacrifice. So ganun din sa atin, maaaring somehow yung binibigay natin sa Panginoon ay parang sacrifice on our part. Pero sa isang sumasamba, hindi po yun sacrifice. Yun po ay pagpaparangal natin sa Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya mga kapatid sa Panginoon, worship, ang buhay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, tinawag tayo, sa pagtatapos pong ito, tinawag tayo ng Diyos para sambahin siya. At itong pagsamba na ito, buhay natin ito. Kaya nga sabi, dumarating ang panahon at ngayon na nga, na hinahanap ng Diyos yung sasamba sa Kanya. At paano natin siya sambahin? Sasambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Nais ng Diyos, tayong mga tinawag, sambahin natin siya. Kung yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin, ibigay natin yung pagsamba. Maging katulad tayo ni Moses. Hindi niya ikinompromise yung worship para ito sa Panginoon. At ano po yung nakita nating larawan ng pagsamba? Hinihingi ng Panginoon 3 araw na nagsisimbolo na ang ating pagsamba sa Panginoon ay buhay natin, na tayo na sumasamba sa Diyos, dapat buhay na natin
ang pagsamba. Hindi na tayo babalik doon sa dating buhay. We are separated from the world. Kung tayo ay sa Panginoon na ngayon, ang buhay na ito ay gamitin na natin sa pagsamba sa Panginoon. Hindi na sa gawa ng mundo. Talikuran na natin ang mundo at ibuhos na natin ang ating buhay sa pagsamba, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo'y tinawag para maglingkod sa Panginoon. And when we do that, yung atake ng kaaway, yung tanikala ng kaaway, hindi na yan maghahari sa ating mga buhay. Lalago tayo sa ating buhay pananampalataya. Pero kapag ka ang buhay pagsamba ay inyong ipagwalang bahala, mapapansin nyo, ang gawa ng kaaway, yun yung lumalakas sa inyong buhay. At ang buhay paglago, buhay pananampalataya na dapat sana'y lumalago, naaapektuhan. Let's not compromise worship. Sa halip, ipaglaban natin, tayuan natin ang pamumuhay ng buhay pagsamba para sa Panginoon. No matter what, patuloy tayong sasamba sa Panginoon. Hindi tayo papipigil. Sama-sama tayo na sasambahin ang ating Diyos na buhay. Paglilingkuran hanggang siya'y muling dumating. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord.